guys! Welcome back to my channel at andito na naman tayo sa comment mo, sa shoutout ko para sagutin natin ang mga katanungan nyo o mga comments ninyo. Okay? So, let's start! Kay Marites Buatag. Ayan. Magkano nagastos nyo, ma'am, pag alis mo? Naku, paano ba? Ang daming gastos, no? So, yung pag-alis, what do you mean by yung mga papers and all? Kasi kung yung mga licensure, exam, papers, ganyan, hindi ko na makompute, pero the usual yung like yung NCLEX, nasa 300 something ata yan, IELTS, nasa 12,000 pesos, ang CS, mga ganon. Basta, meron akong vlog about dyan sa breakdown. So, baka gusto mong siyang panoorin, baka mas makahelp yun sa'yo. No? Pero yung pag-alis namin, kung magkano yung pin-repair namin na kailangan dalhin para sa unang gastos namin dito, I mean, kasama yung pang rent and all, nasa $5,500. Yan. Okay. Next, kay Bueno Lito. Hi ma'am, good day po. Sa mga low-skilled, pwede po bang maka-apply sa agency na yan? Sa agency po na in-applyan ko, ang hiring lang po nila, sir, ay nurses. Nurses medtech. Yun lang po yung alam ko na hinahire nila. Wala po akong alam na agency na nag-hire po ng low-skilled. But ang sa US po, medyo hindi ako familiar kung nag-hire sila kasi sa pandemic po ngayon ang medyo talagang kailangan ay healthcare workers. Pero ang alam ko lang po na sa mga low skilled, Canada talaga. Yan. So kung baka gusto niyo pong i-check ang mga Canada kasi sila po yung talagang nag-hire ever since ng mga low skilled. Yan. Okay? Gab Castro, Mama RN, super curious lang po, how much po down payment mo sa RAV4? I'm getting ready na din po to move to States, just waiting my ID. Salamat po. Gab! Yan. Good luck sa pag-wait ng ID, mukhang naandar na sila ulit ngayon, no? Sa RAV4 namin, under kami ng IAS, zero down payment, wala kaming denown. APR is 3.99% ang APR. Ang monthly namin pumapatak na nasa almost $600 monthly. Mataas siya kasi syempre wala kang down payment. Ganun talaga, di ba? How long? 72 months. Yan. So, sa mga magre-react na, ay, ang mahal, ang tagal, eh, ganun po talaga. So, kung ayaw nyo po ng mahaba ang payment nyo at malaki, magda-down ka talaga. So, ganun lang po talaga ang ikot yan ng buhay. Ikot ng buhay. Siyempre, hindi ka makakabili kung wala kang pan-down, diba? So, kung wala kang pan-down, eh, might as well, mataas talaga yung monthly mo. So, ganun po talaga yun. Kahit sa Pinas, diba? Kung zero down payment ka, mataas ang monthly mo. Okay, kay Ara Kadabra, wow, ang mahal po ng Mama RN with Calcu while watching. Naalala ko tuloy nung nasa Saudi ako, mas mura pa ang Lay's at Doritos kesa sa Chippy at Mr. Chips. Actually, Ara, nung una namin bili dun sa Asian store na yon, bumili rin kami ng mga ganyan, Chippy-Chippy, pero hindi ko nagustuhan kasi, alam mo yun, parang naisip ko, parang ang tagal na sigurong dumating nitong mga chips na to kasi hindi siya ganun kasing fresh nung parang makunat na ganyan. So, alam mong medyo luma na yung chips na yon. Pero oo, hindi yung sa mga chips naman ng Pinas, hindi naman namin masyadong naminis. Ang binibili lang talaga namin sa Asian store yung mga pagkain na talagang hinahanap ng bata, ganyan, na wala talaga sa grocery stores dito. Yun lang naman, pero, and correction pala, dun sa bigas, no, mali pala yung nakita naming presyo. So, according to sa vlog ko, nasa 54 yung nabasa ko, diba? Hindi pala yun yung presyo na nakatapat dun sa bigas. So, nung chinek namin yung resibo after nung namin magbayad, nasa $34 lang pala. $34 yung bigas na jasmine rice. Ayan.
Pero yes, mahal talaga. Kung medyo naghahanap ka talaga ng mga goodies na Filipino, 'di ba? Medyo mahal talaga siya sa mga stores. Yun. Kasi para sa Pilipinas, 'di ba? Mahal yung mga galing Amerika kasi nag-customs pa. Dumadaan sa mga ganun, customs and all. So, maraming binabayaran sila. So, same thing dito, na galing sa ibang bansa, technically, foreign country na si Pinas, dumaan din siya sa ganun. So, kaya siguro mahal. Okay? Pero malay nyo, di ba? Magtayo din ako dito ng Filipino store. Tingnan natin kung pupwede at kung ano, kung kaya ba naming makapagtayo ng ganyan, no? O kahit yung mga online-online lang. Naku, naisip ko yan tuloy na business. Okay, next, si Rosh. Always waiting vlogs, Mama RN. Thank you so much, Rosh. Thank you sa pag-wait. abangan nyo, no? Malapit na yung aming parang festival dito sa city namin for the holiday season. And iba-vlog natin yun kasi talagang inaabangan ko to kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, ipapakita ko sa inyo yung city namin, yung how beautiful our city is, the Carmel, Indiana, yan. So, ipapasyal ko kayo doon, no? Meron pa akong mga pending na videos na hindi ko pa na-edit. Pero ito na lang muna kasi alam ko, dumadami na yung comments. Sabi ko, baka abutin ng siyam-siyam yung pagsagot ko. Kaya kailangan ko na siyang unahin kasi yung iba, mahalaga na sa kanila yung tanong, baka kailangan na nila ng sagot. Ayun, so next key, Ashinishi Vlogs, tama ba? Ashinishi Vlogs. Yung sa akin, di man lang chinek ni Case Specialist, nag-asa ko if isend ko ba sa kanya yung PDF to check. Yung DS-260 daw niya, yan. Sabi niya lang, isubmit ko na, good luck na lang sa application ko, sana di magka-problema. Actually, Ashinishi, kanya-kanya siya talaga na depende sa agency, depende rin sa lawyer mo or sa case specialist mo, no? May mga iba na relax, na hindi na lang chine-check, ganun. May iba naman na talagang supportive sila at kailangan gusto nila munang makita bago mo isubmit para walang mga problema. Ayan. So, ayun, siguro nagkataon na lang na swerte kami dun sa agency namin na talagang medyo meticuloso din sa pag-check ng mga bagay-bagay. Ayan. Next, kay Hansation. Good day. I'm in the process of CES re-evaluation. Upon choosing this process, I need to add recipient and what purpose do I need to input. Is it licensure, certification, or other, etc. Also, need to endorse my license from Illinois to Indiana, by the way. Thank you. So, Hansation. For the CES re-evaluation, you have to choose licensure. Kasi, yon. Kaya tayo kumukuha ng CES because of we are getting the licensure dun sa state na yon. And ayun, just follow lang yung vlog ko regarding endorsement to Indiana. It's just the same. Yun lang din yung tatlong kailangan talaga na ng PLA. Okay? Arlene Hinkle, I saw you and your husband kasi nakapila na kayo sa cashier. I was not able to say hi sa inyo. Bye in Sam's Club. Mura sobra bilihin dun. Uy! Arlene Hinkle. Sana nilapitan mo ako, girl. No? Yeah, sana nasama pa. Sana sama kita sa vlog. Just ko, next time guys, kapag nakita nyo ako kung saan man, ayan, puntahan nyo na lang kagad ako. Okay lang yan. Gusto ko rin kayong ma-meet. Ayan. So, next time, sana makita ulit kita sa Asian store. No? Thank you, Arlene. Ayan. And sabi niya, mas mura ang Jasmine Rice sa Sam's Club. Kalahati ang price. So, Sam's Club is parang Costco na may membership, ano. Hindi pa ako nakakatry dun sa Sam's Club. Pero sige, titignan natin yan, yung Sam's Club na yan. Pero yun nga, na nabanggit ko kanina na yung Jasmine Rice, mali pala yung presyo. So, yung tinignan namin nung day na video namin yon na nasa 50 something dollars, hindi pala siya yung Jasmine Rice na nakalagay doon. I mean, ibang rice siya, pero hindi siya yung actual price nung upon checkout namin sa cashier. So, napag-alaman namin dun sa resibo na nasa ano lang siya, 30 something plus dollars. Yun. Dun sa 5 pounds ba yun? 5 kilos na jasmine rice. Ayan.
kay daddy, hindi ka pala pwedeng mag-drive pa atras sa puro banggaabutin mo. Saan nakakabili ng laban labas? Itong tatay ko talaga, loko-loko, no? Ayan. Nako, daddy. Oh, nako. Nako na lang nasabi. Ayan. Nico Amora. Ay, happy birthday pala sa tatay ko. Ayan, kaka-birthday lang ng daddy ko. Happy birthday, daddy! Kay Nico Amora, mahal po talaga ang Asian products, Mama RN, lalo po ang rice. Kaya pikit mata na lang habang kinakaskas ang credit card. Hindi talaga may iwasan ang mag-convert sa pesos. Minsan lang naman din bumili ng products natin, kaya lubusin na. Oo, nung una namin punta dun sa Asian store na yon, medyo hayok din kami na, ay, tingnan mo, ay, ito, ganyan. Pero along the way, na napansin namin na, hindi naman pala siya necessary. So, yun din guys, no? Kailangan, well, alam ko naman sa mga, lalo na sa mga may pamilya dyan na marunong na talaga sila. Pero sa mga single na, alam mo yung nasa hype pa na ng bili-bili ganyan, eh, okay lang yan sa umpisa na medyo mahayok, di ba? Pero, marirealize nyo din na, ay, yung mga bagay-bagay na hanggang, yung gusto mo lang pala, instead of need yun. Needs versus wants, diba? Thank you, Nico! Next, si Jiang Lau. Yehey, another vlog. I'm still on step 1 sa process ko. Malayo pa. Marami akong pinapanood the vlogs para naman ma-inspire at malaman din ang reality talaga sa buhay Amerika. Not just looking at the pros. And nagustuhan ko yung vlog, your vlog, because it's real and you get to share to us the cons as well. But because of your positive aura, parang it inspires me to appreciate and to never forget to be grateful amidst all the challenges, kasi blessing pa din yun sa buhay. In life, marami naman talagang challenges wherever we go. It's just a matter of how we perceive or view things. God is with you and your family, Mama R, and you found Him, kaya ganyan outlook mo sa buhay. Thank you, Jiang Lau. Yes, siguro dahil nga tumatanda na tayo, no? Actually, isa yun sa kung bakit, yun din yung reason kung bakit nag-vlog ako, no? Kasi nung time na ako din, kailangan ko ng support, assistance, answers to many questions. Wala akong makitang taong, dumaan din ako sa point na walang gustong tumulong. Hindi naman sa walang gustong tumulong, pero hindi ko alam kung wala namang tumulong o walang gustong tumulong o hindi lang nila ma-share, di ba? So, alam niya nung friend ko, si John Michelle Villafuerte, alam niya yan nung mga panahon na nag-uusap kami, na sabi ko, bakit ganun? May mga taong hindi naman parang pinagdadamot yung ganun, yung hindi, pag share mo ba yung information on how to apply sa mga ganito, parang mananakaw mo ba yun sa kanila? Eh, hindi naman. Kung tutuusin, andyan na sila or paalis na sila. Parang, well, kung i-share mo yung information na yun, wala namang mawawala sa kanila. Pero, yun yung na-feel namin na parang, bakit parang ang dadamot ng mga tao into information. So, yun talaga nag-start kung bakit ako nag-vlog ng ganito. Kasi sabi ko, nung mga panahon na yun, sabi ko, aalamin ko talaga yung mga information at makakarating ako sa Amerika. Hindi man soon, hindi man asap, alam ko makakarating ako in right time. And sabi ko nga na i-share ko yon sa lahat ng mga gusto ring umalis, na hindi rin nila alam saan mag-uumpisa, yung loss din, confused sa mga bagay-bagay, kasi alam ko how it feels na marami kang tanong, hindi mo alam paano mag-uumpisa, pero walang gustong tumulong din sa'yo or walang gustong mag-share sa'yo ng mga informations, ganyan. So, yun talaga yung pinaka parang target ko na to share. And nag-enjoy ako, guys. Hindi, kaya rin, as much as, nag-vlog ako before, no? Nag-vlog ako dati, pero it's just like, you know, medyo formal vlog yung una kong vlog noon na assisted or guided by my asawa, my husband, kasi into film siya, filming and all. So, pero sabi ko, parang kung magre-rebrand ako ng vlog, which is ito na si Mama RN, gusto ko yung medyo raw na kung ano yung makikita talaga ng mga tao
na gusto nilang makita in sa buhay, eh yun yung makikita nila. Kasi yun din, ganun din ako nung kapag nanonood ako ng mga YouTube, ganyan. Gusto ko, ano talaga yung makikita in real life? Kasi alam mo na, marami ng mga, alam niyo naman ang social media, di ba, na maraming fake news, maraming nakamask or kino-cover up na lang yung mga bagay-bagay para, syempre, most of the time, kung ano yung magaganda, yun ang ipinapakita sa social media, di ba? Pero, yun, sabi ko, gusto ko, kung mag-vlog ako ulit, gusto ko something raw. I mean, kung ano talaga yung nangyayari without, hindi ko kailangan pagandahin ang gusto. Pagandahin in a way na ipeke para lang magmukhang maganda sa video, ganyan. And, syempre, gusto ko din na at some point, kaya nasabi niyo mo rin na positive aura kasi I've been through a lot, no? I've been through a lot. Mukha lang hindi. Mukha lang hindi, pero ang dami kong pinagdaanan and sabi ko nga, gusto ko na i-uplift din yung mga kapwa ko, nurses, hindi lang nurses, yung mga tao mismo na alam kong may iba na may pinagdadaanan din sa buhay na nagsusort na lang sa pagpanonood ng YouTube. Alam mo yun, para lang malimutan mo kung ano mga pinagdadaanan mo sa buhay. And gusto ko na ipakita sa inyo na hindi talaga perfect yung life and yung mga expectations dito. Pero gusto ko lang na makita nyo na kung ako nagawa ko or kaya kong mag-hold on despite of these challenges nga, tama ka dyan, eh kaya nyo rin. Kasi, alam niyo yun, marami ng, di ba, mental health nga, maraming nadidepress in all situations. Kanya-kanya lang din tayong strength kung how are we deal with it and how strong we are to deal with it. Pero gusto ko lang ipakita na despite of those things, mga challenges natin in life, kaya natin pa rin mag-hold on, mag-keep holding on talaga. And kung ano yung, gusto ko ipakita kung ano yung mga expectations nyo na para, ano yun, makatulong din na hindi kayo ganun mahirapan at all na ma-shock, ma-culture shock ng gusto. And yun, para nga, ma-prepare nyo rin yung sarili nyo. Kasi kahit anong advice ko guys, kung kayo mismo, nasa sarili na lang din talaga natin kung paano natin matutulungan yung sarili natin, no? Kasi kahit anong advice ko, kung ikaw yung taong stubborn na, ay hindi ganyan, or kaya ko yan despite of mga sinasabing ganito, ganyan. Tapos pagdating mo dito, makukulture siya ka na lang kasi akala mo kaya mo, mga ganun. So, ano lang guys, kailangan mong i-accept din sa sarili mo na sometimes we are weak. Kasi kung hindi mo accept yun na lagi ka na lang mas mataas or yun, yung masyadong mataas yung tingin mo sa sarili, bibigay ka kapag biglang na abutan ka nung, natapatan ka nung mga panahon, nung mga bagay-bagay na magka-crush sa'yo. Yun. So, kapit lang and pray. Next, kay, ano ba to? Kuy Nguyen T. Noor. Mukhang hindi siya Pinoy, no? Sabi niya, the sound is not good. I am quite disappointed. So, kay Tino, no? I don't think that you're a Filipino, but I'm sorry if I disappointed you. And my, hindi po ako, I'm not a professional vlogger. Paano? Pero I'm still learning and I'm still keep on trying to improve my videos and vlogs. But if you feel that you're disappointed and maybe you can find better videos that is appropriate for you and for your needs, no? But my vlogs and my videos is mostly are for Filipinos. So thank you. Thank you for saying that the sound is not so good. Yes, because I don't have my professional microphone yet, no. But don't worry, in time, small steps, mapapalitan din namin ng ang mga equipment ko, don't worry.
Rona Lagman, sana all my snow. Ha ha ha. Nako, zombie sa lang Rona, masayang maglaro sa snow. Pero yun nga, kapag tumagalan na, yung lamig, yung hirap ng kung how you deal with the snow, eh parang mahirap-hirap, no? Arman Tanex, Mami Sir husband a nurse too? No po, hindi po siya nurse. Yan. No, non-healthcare, non-healthcare related at all. Business admin ang kanyang course. Ayan. And he's doing filming, yan, video editor, videographer, photo siya. Ayan. Okay. Brands Angelo Valladolid. Nako po, Mama RN, ganito palang presyo dyan sa Filipino store. Yes, Brands Angelo. Medyo mahal talaga, pero may mga carry na rin, like yung tuna. Kung i-compare mo kasi siya sa presyo ng tuna natin sa Pilipinas, mahal talaga. Kasi yung tuna dito nasa $2 and something. So parang 100 pesos ang kada tuna, di ba? Eh, paborito ng anak ko yun. So wala akong choice kundi bilhin. Paula Hill, enjoy the snow but stay safe. Thank you, Paula. Kay Brands Angelo ulit, waiting for your next video, Mama R. And thank you for waiting and sorry kung natagalan. Nico Amora, winter is real na, Mama R. And yes, winter is real na talaga. Diyos ko, masakit sa ulo. Yung sobrang ginaw. Alam mo yun, kapag natagalan ka sa aircon, masakit sa katawan. Ayan, Jack Dad TV, happy anniversary guys. Thank you, Jack Dad TV. Oo nga, alam nyo guys, medyo nag-change, ano kami, change plan kami nung anniversary. So, we supposedly celebrating our anniversary sa isang gusto naming matry na restaurant na medyo fine dining. But, may pasok kasi ako and all. Maraming naganap. So, we ended up celebrating at home na lang. Ayan, nag-steak na lang kami. Maytel Peggy, pretty. Thank you so much, Maytel. kayo na lang nagsasabi niyan, pero salamat. Langley Dri Tandok. Hi, Mama RN. Fan niyo po ako. Always watching your vlog since nang makaalis kayo. Just curious if pwede bang mag-part-time dyan as UM nurse. Since currently nasa BPO po ako ngayon. Salamat and more power po sa inyo ng family mo. Yes, Langley Dri. Yes, pwedeng mag-part-time dito. Alam nyo ba, maraming part-time na pwede kayong applyan dito. Pero make sure lang, alam nyo rin yung contract nyo. Kasi baka may mga agency na they're not allowing you to work part-time. I mean, to work anywhere else, no? Pero kung mostly naman, ang mga restrictions lang naman, kung mag-work sa same facility or same line of business, no? Pero kung UM, yes, meron. And, hayaan niya, may naluluto din ako. Babalitaan kita, Langley. Balitaan kita tapos abangan mo din kung magpo-post ako dito, no? Na may niluluto din ako and malay mo makatulong din ako. Ayan. Referral, no? Pero yes, merong, yung dati kong boss, naghahanap sila ngayon ng mga workers sa US and Philippines. So, babalitaan ko kayo. Okay? But, yon. Yes, pwede. And maraming work dito for UM. Asif Mahmood, name of your agency, Asif, mga hindi nanonood din, no? So, Asif PRS Global po, ulit-ulit tayo, PRS Global po, ang agency ko. My agency, ako baka hindi pala Pilipino to, no? Asif Mahmood, my agency is PRS Global. Kailang English yun. Okay, Daxi Dax. Hi, question po. Kailangan po ba notarize yung mga photocopy ng birth certificate, police certificate pag nag-submit sa NVC? Kasi po nakalagay, do not send original copies of the civil documents. Thank you. Dax, hindi po kailangan. Sa mga Middle East lang po yun, yung mga Saudi, yung mga nagpapa-red ribbon ba yun? Ganon. Red ribbon. Ano? Pero dito, hindi po, hindi na kailangan. Photocopy lang, kahit picturean mo lang yung papers mo, tapos isend mo, okay na yun. Oo, do not send your original kasi you have to bring your original copy sa embassy for them to match
kung tama or accurate or legit ba yung papers mo na sinubmit mo sa NVC. So yung sa NVC guys, copy lang naman yun. Gusto lang nila makita kung meron ka talagang kopya. And then yung sa authenticity, sa embassy mo na siya ipapakita. Crystal. Ayan. Hello po, bumalik po ba kayo ng bedside experience nung nag-apply kayo sa PRS? Ganun po katagal bago kayo, gano'n po katagal bago kayo nahanapan ng employer? Hindi po ako bumalik ng bedside kasi hindi naman po nila nire-require. So ganito lang guys, no? Sa lahat ng mga in-applyan kong mga agencies, kung gusto mo ng hospital deployment, you need to go back sa bedside. Okay? Kailangan nila ng current bedside kahit may past experience ka na. Pero if in deployment mo ay skilled nursing facilities, it may be nursing homes, long-term care, or home health, or post-acute care, they do not require. Okay? May ilan lang akong kakilalang nag-require na bumalik for like, pagpaalis na daw, babalik ng like 3 months, ganun, kahit skilled nursing facility. Pero yun, depende yun sa agency. But yung sa agency ko, no, they do not require. So, di na ako bumalik ng bedside nun. Okay, ganun po katagal ako nahanapan ng employer? Parang 1 to 2 months lang ata. Kasi nung nag-apply ako, meron na silang opening. So, hindi na ganun katagal. Jang Lau ulit, blooming, thank you. Ano, nakapag-makeup lang ako niyan kasi alam niyo naman ako, 'di ba? Minsan kapag bigla ako lang naisip na yung moment na to kailangan ko siyang i-video or i-vlog kahit wala akong makeup, kahit anong itsura ko, vina-vlog ko siya. So that time, dahil nga ito ay portion ng comment mo, shoutout mo, may chance akong mag-ayos ng mukha. Ayan. Thank you so much.